Si Asi Taulaba ay itinuturing ng marami na isa sa pinakadakila at pinakaduminanteng manlalaro sa Philippine basketball bilang isang sentro. At dahil sa kanyang laki ay binansagan siya bilang si The Rock ng hardcourt. Siya ay may taas na 6 feet and 9 inches at tumitimbang ng 245 pounds. Sa kabuuan ng higit 2 dekada niyang karera ay ginamit ni Taulaba ang kanyang laki at lakas upang maipanalo ang kanilang mga laban. Maraming beses na rin siyang naging miyembro ng Philippine National Team sa international competition na nag-uwi ng mga karangalan sa ating bansa. At kaya naman nakikinig ka ngayon sa ating talakayan ay sigurado akong isa ka sa kanyang mga tagahanga na naging saksi sa ipinamalas niyang husay sa hardcourt noong kanyang kapanahunan. Halina at ating babalikan ang kanyang mga naiambag sa PBA at aalamin din natin ang kanyang naging malaking kontrobersya sa team ng Ginebra at ano nga ba ang naging dahilan ng pamamaalam niya sa mundo ng basketball. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Paul Yasi Taulaba o mas kilala sa pangalan bilang si Asi Taulaba ay sinilang noong March 2, 1973 sa Nuku'alofa, Tonga. Ang kanyang ama ay isang Tonggan at ang kanyang ina naman ay isang Pilipina. Nagpasya siyang mga ibang bayan upang mag-aral sa California State Bakersfield. At doon ay pinasali siya ng mga coach sa basketball squad at nanalo sa back-to-back NCAA 2 championship noong 1994 at 1995. At nakapag-average siya ng 7.6 points, 6.5 rebounds sa kanyang junior year. Pero ang kawalan ng oras o mga conflict sa schedule ng paglalaro ay ang nagtulak sa kanya para lumipat sa BU Hawaii upang ipagpatuloy ang kanyang senior year at paglalaro ng basketball. At dito ay mas naging mataas pa ang kanyang mga nagagawang puntos na nag-a-average sa 13.5 points at 6.6 rebounds. Pinirmahan niya ang kanyang unang kontrata sa Guarulho sa Brazil. At nang sumunod na taon ay nang maglaro siya para sa M7 Bora sa Sweden. Marami ang nagulat sa husay na ipinamalas noon ng batang si Asi Taulaba sa South Pacific dahil nag-a-average ang kanyang puntos ng 17 points, 10 rebounds sa loob ng 31 minutes bawat laro. Nagsimula naman ang karera ni Taulaba sa Pilipinas noong 1997 sa team ng Blue Detergent Kings sa Bismin Cup. Maganda ang larong ipinakita niya dito kaya naman nung sumunod na taon ay nakasama siya sa PBL Centennial Cup. At noong mga oras na yon ay isa si Asi Taulaba na kinilalang top player ng liga. Ganon din ang kanyang karibal na si Eric Menk na naglalaro naman para sa team ng Tanduay. Pinangunahan ni The Rock ang kanilang kuponan sa semifinals pero dahil sa iniinda niyang severe bleeding at insomnia ay hindi sila pinalad na makarating sa finals. Kasunod ng kanyang karera sa PBL ay nakapasok si Taulaba sa Philippine Basketball Association noong 1999. Siya ay kaagad na kinuha ng team ng Mobiline Pohnpals. Dito ay talaga nag-alab si The Rock sa hardcourt dahil sa unang 4 na taon niya sa paglalaro ay nag-average siya ng 20 points at 13 rebounds kada game. Malaki ang naitulong niya sa kupuna na makuha ang top seed pero natalo sila ng Ginebra dahil sa iconic buzzer beater ni Valdapit. Taong 2003 ay nakuha niya ang kaisa-isa niyang kampiyonato sa PBA nang talunin nila ang Coca-Cola Tigers at itinanghal siyang Best Player of the Conference at Most Valuable Player. Sa taong ding iyon ay nag-a-average ang kanyang mga puntos ng 23.4 points, 13.7 rebounds at 1.4 blocks. Siya din ang sumunod na Phil Foreigner na nakapag-uwi ng MVP award matapos din na makuha ito ni Ricardo Brown noong 1985 sa kaparehong titulo. Pero minsan ay hindi rin naman natin maikakaila na ang bawat laro sa buhay natin ay lagi tayong nagwawagi. Dahil noong 2004 hanggang 2005 season ay na-deport at nasuspindi si Taulaba dahil sa irregular documents kasama ang ilan pang mga manlalaro na katulad niyang Phil Foreigner. Pero kaagad naman itong nagsumiti sa korte ng mga dokumento na magpapatunay na siya ay may dugong Pilipino. At sa di kalaunan ay napatunayan ni Asi na ang nanay niya ay isang Pilipina na ipinanganak sa Samar. Kaya naman pinahintulutan ulit siyang makapaglaro sa PBA.
Ang desisyon na iyon ay binigay bago ang Game 1 ng final sa pagitan nila ng Token Text at Hinebra. Subalit hindi sumang-ayon ang PBA Board of Governor sa desisyon ng korte na makapaglarong muli si Taulaba. Pero sa kabila nito ay pinaglaro pa din siya ng Pawnpal sa Game 1 at sila ay nanalo sa score na 89-71. Pero sa kabila ng pagkapanalo nila ay nagprotesta naman sa Commissioner's Office ang kuponan ng Hinebra na kung hindi nila ipo-forfeit ang pagkapanalo ng Token Text sa Game 1 ay ipo-forfeit nila ang buong final series. Kaya naman hindi na pinaglaro si Taulaba sa Game 2 at tuluyan ang na-forfeit ang panalo ng Token Text sa Game 1 ng final series. Nasungkit ng Hinebra ang kampiyonato sa loob ng 6 na games. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, ano kaya sa tingin nyo? Kung nakapaglaro kaya si Taulaba sa nasabing game, ano kaya ang maging resulta ng laban nila versus Hinebra? Posible kaya na masungkit ng Token Text ang kampiyonato? Muling nakapaglaro si Taulaba at dala niya ulit ang Token Text sa finals. Ngunit hindi sila pinalad na manalo sa San Miguel Beer matapos ang 5 laban. Sa kalagitnaan ng 2007 ay trinade naman siya sa Coca-Cola Tigers kapalit ni Alitik. Naging malaking tulong sa kanila ang pagdating ni Taulaba dahil tinulungan sila nito na makarating hanggang quarterfinals ng Philippine Cup pero natalo naman sila ng Alaska. Noong March 29, 2008, sa isang out-of-town game sa Davao del Norte ay naitala niya ang 5,000 points para tanghaling miyembro ng PBA 5,000 Points Club. Taong 2010 ay na-trade siya sa expansion team ng Meralco Bolts kapalit ni Jason Misolas at Kasim Mirza para sa isang PBA Summit sa Bangkok kasama ang Baraco Bolts Energy Boosters. Noong naglaro siya sa kupuna ng Meralco ay bumaba naman ang average niya at makalipas ang 2 taon ay nagdesisyon nga si Asi na iwanan ng team sa kabila ng alok sa kanya na 2 years extension sa kupunan at kahit pa may maximum salary ay tinanggihan niya pa rin ito. Pagkatapos noon ay naglaro siya sa ABL o ASEAN Basketball League para sa San Miguel Beermen. Dito ay naiuwi ni Asi Taulaba ang MVP award. Pagkatapos nito ay muling bumalik si Asi para sa PBA at pumirma siya ng kontrata sa Air 21 Express. Naging oldest active player siya ng liga sa edad na 40 anyos at natulungan niya ang kupunan sa upset finals win nito laban sa Beermen nila Junmar Pajardo. Nang ibinenta ng Air 21 ang prangkisa nila sa NLEX ay patuloy na naging napaka-importante ni Asi para sa kanilang kupunan. Nakuha ni Taulaba ang titulong Comeback Player of the Year at naging isa sa Mythical Player. Naging malaking parte din si Asi ng national team at nakapag-uwi siya ng maraming medalya sa Pilipinas. Ilan na nga dyan ang 2 bronze medal noong 2007 at 2011 na kaparehong ginanap sa Taipei. Silver medal noong 2015 sa FIBA Championship sa China at sa kaparehong taon ay isa pang silver medal sa William Jones Cup sa Taipei. Noong 2011 ay sinabi niyang nagretiro na siya sa international competition. Pero pagkatapos ng ilang taon noong 2015 ay lumaro siya para sa FIBA Championship at tinulungan niya ang national team para maiuwi ang silver medal. Noong palapit ng pagretiro ni Asi sa basketball ay pinasok na rin niya ang larangan ng pagko-coach. Naging assistant coach siya ng Aplady Maroons ng women's basketball team na kung saan ay kasama niya ang kanyang anak na si Ash Taulaba. Naging brand ambassador din si Taulaba sa sports clothing brand na Under Armour Philippines. Dahil sa galing niyang ipinamalas bilang sentro na manlalaro sa hardcourt ng PBA, ay humakot siya ng iba't ibang uri ng parangal. Yan ang 2003 All-Filipino PBA Champion, All-Filipino PBA Finals MVP, PBA Most Valuable Player, 2004 PBA All-Star Game Most Valuable Player, 17 times PBA All-Star, 2 times All-Star MVP, 4 times PBA Mythical Team, at marami pang iba. Sa edad na 50 anyos ay lumaro pa din si Asi Taulaba para sa kanilang kupunan sa NLEX Road Warriors. Pero pagkatapos nga ng 24 na taon na makulay niyang karera sa PBA ay malapit na nitong talikuran ang mundo ng basketball. At dahil nga siya ay 50 anyos na, e tinitimbang na ng pamunuan ang mga posibilidad. Isa na nga dyan ang tuluyan niyang pagre-retiro. Ayon nga sa isang artikulo ay nag-iisip ng NLEX para sa isang graceful exit ni Asi.
maaari siyang mabigyan ng isang malaking farewell party sa PBA. Si Asi Taulaba ang mayahalin tulad kay Jaworski na may pinakamahabang karera sa kasaysayan ng Philippine Basketball. At kahit na siya ay mawala na sa PBA, ay hindi naman mawawala ang kanyang mga naiambag at naibigay na karangalan para sa ating bansa. At mananatili sa puso ng kanyang mga tagahanga ang husay ng isang Asi, The Rock Taulaba. Paalala lamang po na ang ating talakayan na ito ay isang brief history lamang at hindi isang libro o pelikula. Kung mayroon man po akong hindi nasabi, e paki-comment nyo na lang sa ating comment box section. Maraming salamat po sa pakikinig.